Yung pag-uusapan natin ngayon, guys, medyo kakaiba. Kasi ang pag-uusapan natin ay yung number 8 lang naman na pinaka-safe na helmet sa buong mundo. Nalito kayo doon, ano? So let's begin! Ako, guys, is fan ng modular helmet. Before pa man ako mag-start ng moto vlogging and nagmumotor-motor pa lang ako, modular helmet na talaga yung lagi kong ginagamit. Kasi nag-yosi ako. And kasi wala pa nun akong intercom. So mas madali ako makapag-communicate dun sa likod. Hello? Hello? Diba? Kapag nakataas yung modular. Ngayon, about naman dun sa yosi, mas madali ka makakapagsindi ng yosi compared dun sa full face helmet na ang hirap mag-yosi. Now na hindi na naman tayo nag-yosi, so kaya naman ako nag-shift into full face helmet. And ito ngayon yung modular helmet ko. Ito yung kung tawagin nila is yung Spider Sierra 2. Yan. Kung makikita nyo, guys, talagang as in ang dami na niyang gasgas. Ginamit ko to for more than 3 years. Feeling ko nasulit naman siya. So after a few years ng paggamit ko ng full face helmet, nagkaroon ako ng chance na makagamit ulit ng isang modular helmet. And itong modular helmet to ay kakaiba kasi ito ay gawa ng MT helmet. Ang MT helmet, guys, kagaya na sinabi ko nung una, ito ang ikawalo sa pinaka-safe na helmet sa buong mundo. Saan ka pa? Ngayon, pag-uusapan natin kung ano yung mga advantages at saka yung mga disadvantages ng helmet na ito. So tara, umpisan na natin. Pala, guys, yung MT helmet na Atom and sobrang quality ng gawa sa kanya. Now, yung mga advantages niya, i-discuss natin right now. Yung pag-unbox ko nito, meron pa tong takip dito. So yung takip na yun, guys, may nakalagay dito na photochromatic, which is good. Another thing is that pinlock ready na yung helmet. Check it out. So pwede mo nang attach yan ng pinlock. Sa mga hindi nakakaalam ng pinlock yung attachment sa loob na parang plastic sa loob ng helmet na ilalagay mo yan dyan. Usually kasi kapag ka nasa malamig kang area tapos mainit yung hininga mo, nakikreate yun ng fog. Ngayon, ang trabaho naman ng pinlock is hindi niya hinahayaang mag-create ng fog dun sa loob ng helmet mo or dun sa visor mo. Ngayon, if bibili kayo ng pinlock, kailangan nyo ng pinlock ready na visor. And this one is already pinlock ready. Now, bukod sa itong clear visor na ito, ang helmet na ito ay dual visor siya. And you know what's good about this visor? Solid yung mga components niya sa loob. Check this one out. Spring-loaded siya, guys. Ayan, babalik ko. Ayan, oh. Kita nyo? Spring-loaded yung dual visor niya. Ngayon lang ako nakakita ng spring-loaded na dual visor. And kanina, nilalaro-laro ko nga habang nasa biyahe ako. Talagang sobrang okay na magkaroon ka ng spring-loaded na dual visor. Snap in, snap out ka lang. Solid din yung support ng mga gilid niya. Check this one out. Yan. Nakikita niyo yung gilid na yan? Sobrang solid ng support niya. Well, kung i-compare natin dun sa Sierra ko, wala siyang ganong support dun sa gilid. Kaya siya ganyan din kalaki. Is that because you can also remove this one and convert it into a half face helmet. Pwede mo siyang i-unscrew from there. Which is sobrang cool talaga. Yung about sa air vents naman niya, guys, medyo kakaiba to eh. Kung papansinin niyo yung mga ibang air vents, kailangan mo pang i-up or i-down. Minsan kasi kapag ka naka-gloves ka, medyo nahihirapan kang abutin yung mga air vents mo, lalo na kapag ka kailangan mo siyang buksan. Pero this one, iba. Pipinutin mo lang siya. Madali siyang i-access using your gloves. See? Ang dali lang, di ba? Pati dito sa taas, ganun din siya. And yung sa pinakalikod, astig talaga. Ang daling i-access kahit naka-gloves ka. Tapos bukod doon, yung helmet na ito is intercom ready na rin. Ibig sabihin nun, may mga bilog na sa loob. Kusa mo pwedeng ilagay yung speakers ng intercom mo? Meron namang mga intercom din, yun na yung microphone nila yun na nakalabas dito sa gilid. Just like this one. Ito, ginamit ko to for intercom before. Parang ganyan, may microphone dyan sa gilid. And there are areas na kusa mo pwedeng i-lay out yung pinaka-wirings mo dun sa intercom. And yung speakers niya, yung nakalagay dyan sa part na yan, saktong-sakto siya sa tenga mo. Tapos about naman doon sa chin strap niya, ito gawa sa steel. Ito plastic, pero hard plastic siya. Na you can easily snap in and snap out. See?
Ang dali lang tanggalin, di ba? Tapos sobrang solid pa ng loob, guys. Tingnan nyo, kakaiba. Kasi yung usual naman nakikita kong helmet, kulay black yung loob. This one is blue. Parang siguro trademark or standard na ng MT helmet yung blue. Dark blue siya or navy blue. Ayan, no? Ang ganda niya talaga. Ang ganda ng gawa. Tapos may reflector pa siya dito. Tapos yung loob niya talagang sobrang solid talaga. Yung shell niya, guys, eto, is a polycarbonate and the underneath nun is a multi-density polystyrene shock absorbing liner. Ngayon, kapag ka nagkakaroon ng impact, mas nagiging safe para sa rider. Kung halimbawa man na magka-impact ka, I'm not wishing for it. Tapos, DOT and ECE certified na rin siya. See? Pasok na rin siya sa American and European standards. Diba? Sobrang solid, diba? Now, subukan naman natin siyang suutin. Ito nga pala, guys, yung spider na baklava or balakava. Ewan ko, bakalava. Ewan, basta yun. Balakava. Whatever. And tingnan nyo, sobrang ganda ng pagka-fit. Hindi siya yung mga kagaya ng mga tagsisinkwenta lang na nabibili-bili mo sa gilid. Ewan ko, parang hindi ko siya trip. Okay, ngayon, kung papansinin nyo, guys, meron siyang parang fit dito. Yan yung mga tamang fit kapag ka nag-fit ka ng helmet. Kailangan hindi siya gumagalaw kapag ka niyug-yug mo. And pag sinarado mo siya, yung mga components dito sa gilid talagang parang feeling mo Iron Man ka. Alam mo yon? Pag sinarado mo kasi may parang mahigpit siya and then bigla siyang up. Nakita niyo, 'di ba? Parang sobrang solid talaga ng pagkakagawa dun sa helmet na ito. Pag tinanggal mo siya, may pre-press ka lang dito sa loob. And then iaangat mo siya. One more thing, guys. Patan niya to. Ang ganda, di ba? Lambot. Tapos may space siya dito sa gitna para in case nga naman hindi mo pinapasok dun sa lobby yung buong daliri mo. Dito mo lang ipapasok yung daliri mo tapos ma-access mo na yung pinaka-lock nitong helmet na to para mabuksan mo siya. Kagaya nung sinabi ko nga kanina na solid yung mga components niya dito, ang nangyari sa kanya, medyo bumigat siya ng konti. Yung actual weight nung helmet is 1,700 grams or 1.7 kilograms. Pero normally naman talaga, ang mga modular helmets is mas mabigat talaga siya sa full face helmets because of the components, yung mga steel components na nilalagay nila dito, nag-a-add up talaga yun sa weight niya. Hindi naman siya as in talagang totaling bigat na bigat. And yung mga helmet naman na ganito, hindi siya pang long ride for me, kasi kapag ka nag-speed up ka ng konti, yung hangin medyo malakas ng konti sa helmet, kumbaga parang naririnig mo talaga yung ugong niya. Normal talaga yon sa mga modular helmets na medyo malakas ng konti talaga yung sound niya, hindi kagaya sa mga full face helmet. Madami sila mga components na pag binangga sila ng hangin, nagki-create talaga sila ng noise. Hindi advisable talaga na mag-modular ka lalo na pag mga high speeds yung takbuhan mo. Kung halimbawa ikaw naman ay nag-yosi-yosi, edi okay na rin na nag-modular helmet ka kasi makakapag-yosi ka while driving your motorcycle. But of course, it is not advisable na manigarilyo ka habang nagmo-motor kasi hindi safe yon. Now, itong helmet na ito, MT helmet na Atom, is priced at 5,295 pag single lang yung visor. Pero kapag bibili ka ng isa pang visor, tinted na visor, you can get this MT helmet Atom for 5,695 pesos. Now, for me, guys, ito, this is really a good deal. Tingnan mo, hindi lang yan yung kulay niyan. Ang kulay talaga niya in reality is gray. Gray to, tapos lighter gray, tapos may orange. This is the perfect combination for me, for me. Kaya ito na rin yung helmet na binili ko. Anyway, that's gonna be the end of this review. Sana may napulot kayo dito sa bagong MT helmet na ito. And magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Again, my name is Sige Sosa. Bye for now.